Kung kayo minom ng orange juice, anong malalasahan niyo? Orange, siyempre. Kung kayo ay minom ng avocado juice, anong malalasahan niyo? Avocado. Pag kayo dumalood sa prayer meeting, anong maranasan niyo? Prayer. At yan ay napakalaga po na paksa para sa gabing ito. Buksan natin ang ating mga magandang kasulatan, Acts chapter 1, verse 13 to 14. Acts chapter 1, verse 13 to 14, may kabayan ito sa ating pulong talanangin. Ganito ang sabi, nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa taas na tuon, ay nakatira sila Pedro, Juan, Santiago, at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y nalangin. Panginoon, salamat po na sa aming pong pulong panalangin nakasentro kami sa aming pong pananalangin. Ngunit, kailangan namin lumago sa kaalaman, sa kalagaan ng pananalangin upang kami ay totoong inyong mga anak na magpipersevere ng natatapusan sa aming pong katapatan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alam natin na lahat ng Kristiyano ay naligtas dahil kay Kristo. At lahat ng mga naligtas na Kristiyano ay dapat ding nakatalaga talaga kay Kristo. At yun ang kailangan nating panindigan. Now, dito sa ating teksto, matapos matagubilin na ng Panginoon ang kanyang mga lagad at lahat ng mananampalataya, bago siya magkatsalangin, tinuruan sila kung anong dapat nilang gawin, kung paano nila ito gawin, yung kanilang ministeryo na nais ng Panginoon na ipalaganap sa kanyang pag-upo sa trono ng langit. At ang sabi niya, hindi magtatagal kayo ay babautismuhan sa Espiritu at bawat isa sa inyo ay makatatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu upang kayo'y magpatotoo simula sa Jerusalem, sa Hudiya, sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. At pagkatapos nun, nakita nilang tinaas si Kristo sa mga alapaab at ito ay nawala sa kanilang paningin. At sila'y bumalik sa kanilang lugar, sa Jerusalem, at umakyat sa itaas ng itaas ng kwarto upang magkatipon. At doon sila po ay nanalangin. At alam niyo ba, simula noon, ito'y naging buhay na nila ang magkasama-samang itinatalaga ang kanilang sarili. Hindi lamang sa panalangin. Kaiba sa ating panahon ngayon, na ang mga Kristiyano ay wala nang pagpapalaga na magtalaga ng kanilang sarili sa gayong pagtitipon. At nakakalungkot sapagkat mas marami pang dahilan at mas marami pang paniniwalang mas mahalaga kaysa sa pagtatalaga ng kanilang sarili sa pagtitipon. Kaya balikan natin ang kalagahan ng pagtatalaga ng sarili, particular sa panalangin. Itong Acts chapter 1, verse 13 to 14, ay mayroong dalawang pagtatalaga na dapat may sagawa ng bawat isang Kristiyano. Una, ang pagtatalaga sa pagsasama-sama. At ikalawa, ang pagtatalaga ng sariling katawan sa pagtitipon. So una, tinatitigan natin na sa pulong panalangin, magtalaga tayo sa bawat isa sa atin sa sama-samang pagtitipon. Makita natin verse 14, napakalinaw. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa panalangin.
lahat ng mananampalataya dito sa unang iglesia ito at pinangunahan ng 11 apostol, sila ay nagkatipon sa itaas na silid. At yun ang simula ng pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya, maliban na dapat kay Judas na sinapunta sa kanyang itinakdang lugar. So napakalagang malaman na sa pagtitipon, labas panalangin, naroon ang mga leader at naroon ang mga mananampalataya. At pansin natin dito na hindi lamang yung mga alagad ang narito, kundi kabilang na rin dyan ang mga kapag-anakan ni Yesu Kristo. Pansinin ninyo, nung una sila po'y puno ng mga pag-alinlangan kay Jesus, pero ngayon sila'y nakatalaga sa sama-sama at kabilang dito talagang pinalalanan. Ang sabi sa verse 14, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. At hindi lamang ina ni Jesus ang kanyang mga kapatid. Lahat ng kapatid ni Jesus ay kasama. Kasama rito mga kapatid. At napakalagang makita natin yan sa ating buhay na dapat lahat tayo ay nagkakasama-sama sa ating pagtitipon na ito. At ang sabi pa riyan, at ang mga kababaihan, naunat yan, kasama ang mga kababaihan. Now, mag-isip tayo, alalahan natin, sino kaya ang mga kababaihan ito na hindi binanggit ang pangalan? Marahil ito ay si Martha. Marahil ito ay si Maria, kapatid niya. Marahil ito ay si Magdalena, si Salome. Hindi pinangalanan, pero mga kababaihan, kasama-kasama ng nanay ni Jesus na sila ay nagsama-sama. May kita natin sa banal na kasulat, kinilala ang bawat isa. So pag-akyat ng Panginoon, alam niya kung sino yung magtitipon na magtatalaga ng kanilang sarili sa pagsasama-sama. Kinikilala ang bawat isa. At hindi lamang dyan, eh lahat ng mananampalataya. Lahat pa ng mananampalataya at ilan natin sa mananampalataya binilang dito sa verse 15, ang sabi, at na mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid na nagsasabi, at open close parenthesis, ang sabi, at nagkatipon ang maraming tao na may 120. Nakita natin, wala po nakita rito na sinabi ang mga mananampalataya ay nagkanya-kanya. Kundi ang sabi sa verse 14, sila'y nagsama-sama. Tignan natin, ang ating modelo na iglesia ay itong mga naunang ito. Silang lahat 120 na mahalaga po yung bilang na inilabas, pinakita dyan. Ibig sabihin, alam kung sino talaga ang mga dumadalo sa pagtitipon, particular itong sa prayer meeting. Lahat sila ay talagang mayroong pagmamalasakit sa panalangin. Sila ay mga tunay na Kristiyano sapagkat sila po ay nagtalaga ng kanilang mga sarili. Ikalawa, hindi lamang sila ay sa punong panalangin dapat may pagtatalaga sa sama-sama, kundi dapat may pagtatalaga ng sariling katawan. Sariling katawan. Ibig sabihin, dapat ginagawa na sila ay pumunta sa pagsasama-sama. Verse 14 again. Sama-samang itinilaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin. Kasama ang mga babae at si Maria ng Jesus at ang kanyang mga kapatid. Ito po ay buhay nila ng kanilang sarili ay talagang dalhin sa pagtitipon. Ito'y kanilang pagtatalaga. Anong pagtatalaga? Commitment. Yun po ang nakikita nating paksa dito. Commitment. Napakalaga po ito, mga kapatid. At ito rin ang makikita natin sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Sila po ay alalang-alala
kapag wala, mayroon pong hindi tumatalo. Kaya ang sabi sa verse 24, Hebrews chapter verse 10, 24, ganito ang pagkakasabi. Verse 24, aming isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita sa papalapit na araw. Yung papalapit na araw, marahil ito yung katapusan noong panahon ito ng Old Testament, o di kaya sa araw ng pagtitipon. Gisingin din natin, atin daw palakasin ang isa't isa na dumalo sa ganitong pagtitipon. Kaya makikita natin, itinalaga ang kanilang mga sarili. Kaya ang sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, inyong ibigay isakripisyo ang inyong katawang buhay bilang katampatan ninyong paglilingkod sa Panginoon. Sa mga tweet, ito po, itong mga tao ito ay committed, talagang nagtalaga ng kanilang buhay habang sila'y nabubuhay pa sa kanilang panahon. At ito'y makikita natin sa kanilang patutuo. Araw-araw, nagkakatipon sila, nagsasama-sama sila. Ibig sabihin, sila po ay committed, nagtalaga. Na alam natin, ibig sabihin na nagtalaga, means engaged. Para bang binatag talaga kapag sila'y nagkasundo na, sila'y nagtalaga ng kanilang sila, engaged na sila, ang sino mang sumira sa ganitong relasyon, ito'y pagtataksin. Gaano pa kaya yung commitment natin sa Panginoon? Lahat ng naligtas kay Kristo ay dapat nakatalaga kay Kristo. At ang pagsira ng pagtatalagang ito ay isang pagtataksin sa Panginoon. Kaya makikita natin nakatalaga sila sa mga pagtitipon, particular dito sa panalangin. Kaya mapapansin natin habang tumatakbo ang kasaysayan ng mga Acts, chapter 2, verse 42, ito po yung basis ng kanila pong pagiging Kristiyano. Ang sabi sa verse 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Yung po yung nanatili sila, sa English po yan, ay kumpleto. They continued steadfastly, ang sabi sa King James. Continued steadfastly. Sa NASB naman, they continually devoting themselves. At sa ESV, they devoted themselves. Nakita niyo, simula nung sila'y umakyat doon sa taas ng silid, hindi na nila ito pinutol yung kanila pong commitment nito sa pagsasama-sama at dinadala ang kanilang mga sariling katawan sa commitment na ito. They continued steadfastly. Pag sinabi pong continued, mga kapatid, sa tense po yan sa Greek, ay patuloy at tumong ginagawang walang katapusan. Steadfastly ay talagang imperfect, tuloy-tuloy, pabalik-balik mong gagawin nyo. Kaya ibig sabihin ng sila po'y nagpatuloy, wala pong katapusan, anuman ang kanilang sirkumstansya, may mga pagsupok man, may mga problema man, may mahalagang bagay mo silang dapat tignan muna, but they continued steadfastly devoting themselves into prayer, into the preaching of the apostles, into fellowship, and Lord's Supper. Wala pong tigil na paulit-ulit sapagkat yung pong buhay ng Kristiyano. Kaya napakalaga po na ang buhay natin ay nakatuon o nakabatay sa salita ng Panginoon. Hindi po sa sarili nating kagustuhan. Hindi sa sarili natin. Kundi dapat ayon sa pattern ng salita ng Panginoon. So pansin natin ang Acts chapter 2 verse 42.
Nanatili sila. They continued steadfastly to the preachings of the apostles, for the fellowship of the brethren, for the Lord's Supper and prayer meeting. Ito pong prayer dito, ito tumutukoy po sa isang itinatagang lugar. Saan nila itinatagang lugar? Sa silid, sa itaas. Nakatalaga na po yun sa kanila. Kaya sila po'y nakatalaga sa sama-sama at nakatalagang dalhin ang sarili sa pagtitipon upang gawin ang mga pagsamba, pananalangin, at lahat ng dapat gawin sa iglesia. Papaanong palaganapin ang salita ng Diyos? Sapagat ang iglesia ngayon ang siyang haligid-suhay ng katotohanan. At yun ang lugar na kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya. Ito kailangan nasa puso ng mga Kristiyano ngayon. Ano kailangan naman ng mga puso ng Kristiyano? Are they committed? Sila kaya nakatalaga sa Panginoon? Sila kaya hindi natitinag sa anumang circumstance, kalagayan sa buhay? Mas prioridad ba nila ang pagtitipon sa pangalan ng Panginoon? Wala ba silang takot na pumunta sa lugar na itinakda para sa pagtitipon, particular sa panalangin? Tignan natin ang ating attendance sa prayer meeting. Tignan natin ang attendance natin sa worship day. Ang dami bakante. Ito nakakalimutan ng bawat Kristiyano na kung sila'y naligtas kay Kristo, sila po'y nakatalaga kay Kristo. Dapat makita ito sa atin. At ang pagtatalaga, ito po'y sakripisyo. Ang sabi ng Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice. Commitment. Commitment. Engage tayo dito. Tulad ng lalaki, babae, ang mag-asawa, engage sila, committed sila until death. Ang sino mang magtaksil dyan ay kasalanan. Ang sino mang sumira dyan ay magtataksil. Kaya ano ang ating tingin sa ating pagtitipon sa pagsamba? Sa Christian fellowship, sa Lord's Supper, sa prayer meeting. Masasabi mo kaya sa iyong sarili na ikaw ay hindi makarating dahil may pagsubok ka? Ang tanong ko, yung pagsubok ka ganyan ay nagdadalisay na iyong pananampalataya tungo sa higit pa malagong pag-ibig sa Diyos? O ikaw ay nananayo sa fellowship with God? Ang pagsubok na ito kaya ay nagpapalago at nagpapataas ng iyong pagmamahal sa Diyos. Kaya nga bilang leksyon, mga kapatid, tayo Kristo, tayo iniligtas ni Kristo. Nagtalaga si Kristo ng kanyang sariling buhay. Tinanggap niya lahat ng iyong pagdurusa, alang-alang sa iyo upang maligtas ka sa luho ng kasalanan na tayo nilulugbok sa sanlibutan. Nakakalungkot, ligtas na pero nagdun pa rin sa putik ng kasalanan kung maling pamamagitan. At hindi ba isa gawa ang pagtatalaga sa pagsasama-sama at pagtatalagang dalhin ng sariling katawan sa pagtitipon? Kaya ang tanong ko mga kapatid, bilang pagtatapos, anong natututunan natin sa sandaling tayo hindi dumadalo sa pagtitipon? Ngayon, ito yung utos ng Panginoon. Ano ang ating natututunan? Lumalago po tayo. Gumaganda ba ang ating testimony? Tayo po ay nagiging magandang halimbawa sa ating pamilya? O tayo ba ay kinagagalakan ng ating Panginoon sapagkat mayroon tayong pagsasakripisyo? Tumitibay ba ang ating relasyon sa Diyos?
sa lahat ng ating tahanan. Tumitibay ba ang ating pakikinig sa pangangaral ng doktrina ng mga apostol? Tumitibay ba ang ating fellowship sa brethren? Kung tayo po'y nagkakasama-sama sa magkakapatid sa iglesia, tunay na tayo may pagkakapatid sa Diyos. Tumitibay ba ang ating pagtupad sa Lord's Supper, sa banal na hapunan? Tumitibay ba ang ating buhay pananalangin sa iglesia? Kaya maraming kapatiran, pagdating ng Sunday, hindi na alam po ano yung napag-usapan at pinag-play sa araw ng prayer meeting dahil walang pagtalaga sa sama-sama at pagtalaga ng sariling katawan na dapat ngayon sa panalangin. So, sa koleriya, saan ka talaga ang iyong sarili sa araw ng pagtitipon? Sa mga araw ng pagtitipon? Nakikita ka kaya ni Kristo? Totoo, nakikita tayo. Saan? Nasaan ka? Napapabilang ka ba sa mga taong committed sa kanya? And yet, sasabihin natin, matagal na akong Christian. Nakikita kayo ng Diyos na tama ang interpretation o mali. Ikaw na para sagot niya. Pero ito ating paksa na yun. Kristiyano, saan ka talaga makatalo? Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Muli na kami pinubuhay. Na kami po ay lumalangoy sa aming mga remaining sin at marami kami katuwiran. Hindi namin nagagampanan ang aming pong pagtatalaga sa inyo. Kung paano niyo kami pinagtalagahan ng inyong bugtong na anak na si Jesus at paano siya magtalaga ng kanyang sariling buhay upang kami iligtas lamang sa tiyak na kapamagat kapurusan sa impyerno, Lord, dapat kami magkaroon din ng pagtatalaga ng aming buhay sa kanya. Dapat namin ito simulan at gampanan sa aming pagtitipon. Lord, tulungan niyo kami may hina. Palakasin niyo kami. Tulungan niyo kami huwag manghawak sa sarili natin at ayan mo. Kundi matuto kami manghawak sa biyaya tinanggap namin mula sa iyo. Salamat po ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.